Ayan ang magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Sa araw nito mga kaibigan, ang ating pong vlog ay patungkol pa rin kay Kabusiness. Ano po, kung bago ka lang sa aking tahanan, hinihiling ko sana na pindutin mo ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa mga susunod nating video. Tayo po'y gumagawa ng reaksyon araw-araw. Well mga kaibigan, kahapon nga po matapos po ang ating vlog nung naipalabas na po natin ay tila mga kaibigan natuwa ano po ang tayong mga kapatid na mga ka-business, ang mga kapatid nating ka-business pagkat nasilayan po ang channel ni ka-business. Muling nasilayan matapos po itong hack. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, ilang minuto, ilang oras lamang ay muling nawala ito. At hanggang sa kasalukuyan ay hindi na po searchable. Ibig sabihin, hindi mo na po masisilayan. Kung ayaw nyo pong isi-search ang Kabusiness Official, ang lalabas lang po doon yung mga video ng Kabusiness Family, makikita yon. At yung kay Kasagip Official. Bino po mga kaibigan, kung hindi po ako nagkakamali, ito po naman ay opinion ko, ano po, base sa ating karanasan. Kung hindi po ako nagkakamali mga kaibigan, ito pong proseso ng pagkawala ni Kabusiness matapos po masilayan after po ng hacking incident ay nasa retrieval process na po yan. So dahil po nagkaroon ng pagla-live yung hacker, nagkaroon ng tinatawag na illegal na paggalaw ang kanyang channel. So ang nangyari po, ito po mga kaibigan, base sa karanasan ko, ano, kasi hindi ko naman po nakukontak sila at hindi ko naman, ang sinasabi ko po sa inyo, pinapaliwanag ko po sa inyo ay ang sarili kong karanasan dahil na-hack din po ang channel ko. So, ito po yung nasa proseso na terminated na po yung channel ni Kabusiness. Bakit po terminated? Kasi yan po yung hinold na po ni YT at sinecured na po yung kanyang channel. So, ang mangyayari po is magkakaroon ng termination. Hindi na po siya makikita para na, para kumbaga makuha doon sa hacker at nasa custody na po yan ng YT. Now, paano po siya gagawin o paano po siya makukuha? I think ginawa na po nila ito pero siguro nasa proseso naman sila ng tinatawag na appeal. Kasi magkakaroon po, magbibigay po ng appeal si YT sa kanila. Isang form po yan na pipilapan nila. Appeal po para ma-retrieve po yung kanilang channel. Matapos po yan, after 24 hours, ay makikita po muli ang channel ni Kabusiness at yan na po yung gagawin nila, isasaayos po nila yan sapagkat ang ilang mga video dyan ay naka-private po. Kaya mapapansin po natin, maaaring nga wala na po yung mga video, it is because naka-private po. So ganun po yung proseso ano, na pinagdaanan ko. Ang kinikwento ko po sa inyo ay yung pinagdaanan ko. Sana po ay ganun din po ang mangyari. Pero ang isa po sa malaking katanungan nito, paano na lamang kung tuluyan na nga pong mawala yung channel ni Kabusiness? Hindi na po maibalik. Well mga kaibigan, kung atin pong titingnan ang Kabusiness Family, doon na po nag-upload si Kabusiness. May bagong upload po doon na tinatawag na bera. O, tuloy lang ang pagbera, di ba? So, pinapaliwanag ni Kabusiness doon, pinapakita niya ang kanyang katatagan sa mga pagsubok ng dumarating at sabi niya, pwede naman pong mag-umpisa. Isang katanungan ang binitawan niya sa mga kagwang na sinabi niya, paano kung hindi na ma-retrieve yung channel? Well, ito din po yung katanungan natin sa inyo, no? Paano kung hindi na ma-retrieve? Ano yung posibleng mangyari? Alam niyo po mga kaibigan, para sa akin, katulad yun ang sinasabi, meron strength si Kabusiness, meron siyang kalakasan dahil nakapag-formulate siya ng tinatawag na organic followers. So, although nakakapanghinayang yung 419,000 followers po, kung sakali man na hindi na po maibabalik yan. Pero sa ngayon po, ang Kabusiness Family ay meron na po siyang 26,000 plus na mga followers. So gumalaw na po, gumuhit na, umusod na mula kahapon sa 25. So tuloy-tuloy lang po natin. No? Tulad yung sinasabi natin, i-follow na natin itong Kabusiness Family dahil kung sakali man mangyari ang sinasabi nila at hindi na po ma-retrieve yung kanyang channel, mayroon tayong isang panibagong tahanan na kung saan ay doon naman po mag-uumpisa. Kaya lang po,
Magkakaroon lang po ito ng mga siyempre epekto, no. Ano po yung mga posibleng epekto rito? Una, batid naman natin na yung sahod ng mga kagwang ay doon po sa ka-business official kinukuha. So malaking bagay po 'yun, di po ba? Malaking bagay. Kaya nga sinabi ni Bay Papaya na baka ho posibleng back to zero na naman tayo, balik na naman sa umpisa. Well, alam ni Bay ang mga pangyayari niyan dahil simula pa lang kasama na ni ka-business si Bay Papaya. Siya ang kauna-unahang kagwang, hindi po ba, na nakasama ni ka-business. Kaya sukat na ni Bay yung posibleng mga mangyari at mga posibleng gawin. Sabi nga naman ni Damo, nandyan lang sila at tuloy lang sa pagsubaybay. So, maaaring nga dito, kung hindi na po maibalik, posibleng magsakripisyo lang. And, ang lahat, ano, mula po sa mga kagwang, dahil siyempre yung kanilang sahod, di natin alam kung ganun pa rin, no? Or makakasahod pa rin sila. Pero, kung pagbibuild ng kanyang tahanan, mabalis na yan, may babalik. Dahil, mayroon nga po siyang organic followers. So, maybe, sa isang linggo lang ay andyan na po yan at bumalik yan sa malaking channel uli. Pero, paano naman kung makuha uli, di ba? Yun ang pinakamagandang punto, katulad ng sinasabi ko. Kung ang mangyari sa kanya ay katulad sa nangyari sa akin, kasi halos the same yung pangyayaring naranasan namin. So, kung ang pangyayari niya doon sa retrieval ay parehas na sa kanya, ako paniniwala ko ganun ito yung retrieval process. So, ang ating lang babantayan, mga giliw kong mga ka-business, mga minamahal kong mga kapatid na mga ka-business, ang ating lang pong babantayan kung lumitaw po ito. Once po na lumitaw uli ito, ibig sabihin, very clear na po na nakuha nila ka-business uli yung channel nila. And pag nakuha nila po yun, magkakaroon na po ng mga security features yan. So sigurado pong lalagyan na po yan ng mga security features. Marami po kasi i-advise na po yan ng YouTube. No? So, yun lang po ang ating dasal. Sana po, patuloy lang tayong magdasal. Isa po sa aking iniisip dito ay si Mrs. Kabusiness. No? Alam ko yung pakiramdam niya dahil nakita ko ang pakiramdam ni Mrs. nung time na yan. Nung nahack po ang channel namin, syempre, nag-iyakan kami talagang nalungkot kami, no? How much more itong 419,000 followers na channel. Malaki na po ito. At sana hindi naman mangyaring maging tuluyang hindi makuha. Dahil una, batid natin ang channel naman ni ka-business ay intended for charity mission. Marami pong natutulungan. Yung mga ano pa lang, ha, kung titingnan natin, aside doon sa mga natutulungan sa labas, yung mga kagwang pa lang doon sa sahod, ay malaking tulong niyan. Tingnan po natin at atin pong i-considera ang mga posibleng pangyayari. Sila, si Bay, si Entoy ay nakabukod ngayon at nagbabayad po yan ng kanilang monthly renta ng bahay. Which is, doon nila kinukuha sa sahod ng ka-business official. So, ano yung posibleng mangyayari? Kaya nga tunay niyang sinasabi sa ganitong pagkakataon, ang sakit ng kalingkingan ay ramdam ng buong katawan. Pero ganoon pa rin po mga ginigiliw kong mga ka-business, patuloy lang po tayong magdarasal at maging positibo lang po tayo. Ako, positibo ako na darating yung oras, maaaring, kasi ano lang yan within 24 hours upon appeal, lilitaw po yun. Kung walang violation, no? Kung walang violation. Eh sana ganoon na po ang mangyari at sana po ay ipagkaloob na muling ibalik sa kanila. Pero magpaganoon pa man, mga kaibigan, tulad po ng sinasabi natin, please do connect tayo sa ka-business family. Secure na po natin itong ka-business family para po kung sakali man, ano man po ang mangyari, mayroon tayong tahanan na pupuntahan at muling ipagpatuloy ni ka-business ang pagtulong ng mga taong nasa laylayan ng lipunan. Maging matatag lang po tayo at maging mapagdasal sa ka-business family, kay Mr. Ka-business, kay Mrs. Ka-business at sa mga kagwang. Magpakatatag lang po tayo. Ito po yung malaking hamon lang sa bawat isa sa atin at nasisiguro ko na ang hamon na ito ay may magandang ipagkakaloob, may magandang kasunod. Tandaan po natin ang bawat pagsubok kapag nalalampasan at napagtatagumpayan ay mayroon pong isang magandang resulta. Magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan. Sa muli po,
Talo po natin ka-business family. Suportahan din po natin si Papa Dins, please. Ituloy po natin ang suporta kay Papa Dins. Malaking tulong po yan. Alam natin na sa pagkakataong ito, malaking papel ang gampanin ni Papa Dins dahil siya na lang yung monetized channel. I don't know kung monetized channel na ang ka-business family. So, ipalo po natin ka-business family, Papa Dins. Ibigay na po natin ang suporta habang inantay natin ang muling pagbabalik ng ka-business official. So ayan po mga kaibigan, no? At syempre bago po tayo magtapos ay atin pong munang i-shout out ang atin pong mga kasama at kagapay sa pagre-react, no, sa ka-business family. Andyan po mga kaibigan si Kasagip Official, suportahan po natin. Napakaganda po ng kanyang mga reaksyon na binibitawan, napakaganda po ng kanyang mga pagpapaliwanag. Nandyan po si Mumpler's Channel, no? Sila po yung mga nakikita kong magaganda ang mga pinapaliwanag, no? Although sana po ay suportahan po ninyo itong mga channel na ito. Dito muna tayo kumuha ng update at klarado po ang kanilang mga update. Ganun din po naman sa akin, kung bago ka lang sa aking tahanan, ano, ay pakisuportahan, pakipindot na rin ang subscribe button at bell button, na tayo po naman ay patuloy na magbibigay sa iyo ng update. Again, dalangin po natin na muling makabalik or maibalik po ang channel ng Ka-Business Official sa muli para patuloy po mapagbigyan ng tulong ang ating mga kababayang nag-aantay na nasa laylayan ng lipunan. Maraming salamat.